What's up sa inyong lahat? My name is Ace De Castro. You know. So yun na guys, kamusta naman kayo? And kamusta naman ako? For today's video, we will be doing a tech-related content pero in a vlog way. Dahil feel ko ito yung magiging pinaka-comfortabling way para magawa tong content na to. Related tong content na to sa ating PC setup journey. Dahil in this video, magkakaroon na siya ng upgrades. And oo nga pala guys, no, onting live update lang. Nandito ako ngayon sa aking kwarto. Ayan po siya guys. Sa mga matagal ng subscriber sa aking YouTube channel, tandaan nyo pa siguro kung anong itsura nung kwarto ko. Kung maaalala nyo, dito naka bunk bed type ako. Tapos nandito yung table, etc, etc. Pero ngayon, nung nagstay ulit ako dito sa bahay, kinonvert ko na siya ng onte into a more comfortable na kwarto. Onti lang naman yung changes. And yeah, balik tayo sa topic. Tungkol nga dito sa ating gaming slash editing setup. Tulad nga ng sinabi ko dun sa aking setup tour, majority ng mga parts nito second hand dahil nga pinush ko lang or sinagad ko lang yung 30k budget para dun sa content nga natin, no? And para ma-utilize ko lang talaga kung ano yung pinakasagad na specs na kaya ko dun sa certain price point niya. Kasama sa mga second hand parts nito is yung mismong PC case, tsaka yung mga fans niya sa loob. And for today's video, bibigyan na natin siya ng upgrade or glow up, no? Sa tulong ng Wizmax Philippines, thank you po. Sa mga naka-follow sa akin sa Instagram tsaka sa TikTok, siguro nakita niya naman yung video na bumisita kami ng mga tropa ko dun sa office mismo ng Wizmax sa Mandaluyong. Pinakita ko dun yung mga products na in-offer nila, mga peripherals, mga PC parts, etc, etc. And at the end of the day, binigyan nila ako ng mga PC parts para ma-install dito sa aking system unit. And first product na ipapakita ko sa inyo is this. Ayan. This is the Micronix Wizmax GM1 Transform na PC case. So yeah, naka-box pa siya guys. Ayan. Ito yung itsura niya. Ganyan. Two modes siya eh. Mamaya siguro mapapakita ko kasi hindi ko pa siya malalabas ngayon. Konting overview na lang ang mapapakita ko sa inyo ngayong umaga. Mapapansin nyo, ito po siya. Spoiler alert pala guys, no? Kulay white itong PC case na i-upgrade natin. Kaya yung magiging upgrade for today's video is very visible talaga. Makikita nyo from a black na system unit to white na. Ganyan. And yung matagal ko na rin talaga nilook forward na i-upgrade to. And eto, finally, brand new na siya guys. Konting specs lang, no, na may papakita ko sa inyo. This is a standard ATX na PC case. Almost same lang din ang dimensions dito. And hindi ko na rin binalak talaga na magkaroon ng mas maliit na PC case. Kasi malaki naman yung table eh. Wala namang problema eh. Tsaka kinagandahan sa mga malaking PC cases is mas malaki yung room for upgrades niya talaga. Another feature din pala na meron to guys is that meron na rin siyang built-in na apat na fans. Itong system unit tsaka itong bagong case natin dadaling ko pa dun sa tropa ko. Sila ang maglilipat. And after nun mag-vlog pa ulit ako para maipakita ko sa inyo yung changes na mangyayari. And mo overview pa natin itong mismong case. Imo-montage ko na lang yung mga bagay-bagay na mangyayari sa susunod. So yeah, let's go!
guys, tapos na natin gawin lahat ng mga kailangan gawin. Ito po siya. Ayan, oh. Grabe naman. Kung mapansin nyo guys, no, pati yung mga mismong kulay ng mga RAM, motherboard, ito yung wallpaper, inayos ko na rin. Hindi ko lang mabigyan ng hustisya dito sa ating vlogging camera kasi sobrang exposed siya. Hindi ko lang kung bakit ganun. Pero yeah, ito po siya guys. Yun, no? Onting overview pala, no, dito sa Wizmax GM1 Transform. About sa kanyang build quality, napansin ko mas mabigat to ng onte comparing dun sa ginagamit ko. Mas dense talaga siya, no? Mas purong-puro yung materials na itong case na to. Meron na siyang built-in na fans, pero kulay white lang yung kanyang ilaw. Pero okay lang din naman, kasi yun lang din naman talaga yung habol ko. Decent din yung kanyang fan speed. And also, one thing din na sobrang natuwa kami dito, guys, na napansin namin habang binibuild tong system unit is that even though na hindi siya sobrang laki ng size difference dun sa luma kong PC case, eh sobrang luwag ng likod niya. Sobrang nadalian kami sa cable management, hindi kami nahirapang ipitin lahat. Kumbaga, actually wala nang ipit-ipit na nangyari. Sobrang normal lang ng cable management namin, hindi kami na-stress. And yeah. At isa pa, sa napansin ko pala guys, no, yung dito sa pinaka-itaasan niya, ito na kasi yung pinaka-motherboard eh, yung kulay itim. Tapos meron pa siyang space dito guys, no, sa taas, para sa mga extra fans. And also, may abang na rin para sa liquid cooling kung sakali man. Ayan, no, tamang bigay lang muna tayo ng hint. And yeah, sobrang satisfied ako dito sa aking bagong PC case. Thank you po so much Wizmax for sending me this. Ilalagay ko na lang yung link dito sa description box kung interested din kayo. And yeah, excited na ako maglaro guys, kasi maglalaro na kami ngayon. And that's a wrap, yun lang naman ang masabi ko for today's content. And abangan nyo yung next content ko pala guys, no, dahil tech related din and PC related din, no, yung content natin. May isa pang product na pinadala si Wizmax sa atin na doon ko na lang siguro ipapakita, ano, para may excitement tayo ng unti. And ayun lang guys, salamat sa panonood hanggang dito sa dulo. And as always, kung nagustuhan tong video nito, leave a like, leave a comment, share sa mga katropa nyo, and don't forget subscribe sa akin channel for more Easy Castro vlogs and tech videos. And yeah,